Na-question naman sa Kamara ang hindi raw pagsama sa CIDJ at PIDEA at hindi paggalugad sa teritoryo ng grupo ni JB Sebastian sa Bilibid noong taong 2014. Taliwas po yan sa unang plano ng CIDG. Kabilang sa pinagdudahan ng NBI official na naging testigo rin laban kay Senadora Laila De Lima kahapon na ayon sa isang inmate ay tumanggap din ng payola. Wala pa siyang tugon at saksi si Chino Gaston. Iisa ang kwento ng Bosyo o commander at ng advisor ng Batang City Jail. Kinukolektahan sila noon ng perang sa pagkakaalam nila ay para kay Senadora Laila De Lima. Ang Bosyong si Poy Trestiza nagbigay daw ng hanggang 3 beses kada buwan sa consultant umano ni De Lima mula May hanggang November 2011. Nang matapos na nang si Martinez ay magpakilalang consultant ni De Lima, nagsimula na siyang manghingi sa akin ng halagang 10,000 piso. Hanggang 20,000 piso para daw sa opisina. Ang advisor naman kay Herbert Colango nag-abot. Kung susumadain po ang lahat ng naibigay kong pera, simula sa unang linggo ng January 2013 hanggang sa September 2014, umabot na po ito ng 3,800,000 piso, lahat-lahat. Sa kabuuhang halagang ito, alam ko na direktang para kay Secretary Laila De Lima mismo ang 1,500,000 piso. For the boys daw ito at hindi drug money. At hindi lang daw si De Lima ang nakakatanggap. At ito'y taasang inamin ni Herbert Colango sa akin. Ang 1,700,000 piso ay para sa kanila ni Director Franklin Bucayo at Colonel Eli. Samantalang 600,000 piso ay para kay OIC Rafael Ragos. Si NBI Deputy Director Rafael Ragos ang isa sa mga tumistigo kahapon na nag-deliver umano ng pera kay De Lima na may immunity na kaya tila malabong makasuhan kaugnay ng pagtanggap ng payola. Pero hindi lang pala yan ang kaduda-duda raw kay Ragos. Binanggit din kasi siya ngayong araw ni Police Director Benjamin Magalong nang imungkahi raw kasi ni Magalong kay De Lima na galugari ng Bilibid dahil sa sumbong na may drug trade doon, pumunta si Ragos sa isang confidential meeting na dapat ay para lang sa top-level officials. Nung nabanggit po na nasenyasan ko po si Secretary De Lima na bakit nandun si Director Ragos, nakita ko po naman sa kanya na pati ho siya nagulat din, bakit nga pala nandito to si Ragos? So in short po, napalabas ho siya doon and we started our brainstorming session. Bukod sa nagulat si De Lima na naroon si Ragos, galit na galit din daw ang Noy Kalihim nang makita sa meeting ang magarbong kubol ng convict na si Herbert Colango. Sa isang kasunod na pulong ay kasama na si Noy Bureau of Corrections Chief Franklin Bucayo na tumutol daw na magsagawa ng raid. Binanggit ho nila na Benji, kung pwede, huwag mong ire-raid yung MVP. At sabi ko, bakit sir, hindi natin re-raid? And nakita doon naman sir ang development doon sa loob. Sabi ni General Bucayo Benji, mamamatay ako. Delikado ako dyan. Ang plano ni Magalong, i-raid ng CIDG at NCRPO ang carcel group ni Colango, PIDEA at NBI naman ang naatasang mag-operate sa presidio group ni JB Sebastian. Buwan daw ang lumipas bago ikinasa ang raid at nang ituloy, hindi raw isinama ang CIDG at PIDEA. Pero kasama raw si Chief Superintendent Reginald Villasanta na naka-assign noon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Si retired Police Deputy Director General Marcelo Garbo na pinangalanan ni Pangulong Duterte na isa sa mga narco general at si Bucayo na ilang beses nabanggit ng mga testigo sa Kamara na tumanggap daw ng Bilibid drug payola. Magkamista sila sa PMA Class 1981. At natuloy man ang pag-iba sa teritoryo ng grupo ni Colango, hindi raw natuloy ang pagsalakay sa teritoryo ni Sebastian, na ayon sa mga tumistigong convict ay tagakalap ni De Lima ng pondo sa Bilibid. Hindi rin kasama si Sebastian sa mga inilipat sa NBI na ngayon tinatawag na Bilibid 19. Ako si Chino Gaston ang inyong saksi.